Ayan mga kamaster, sabi ng ating customer is wala tong power. So ayan, i-check natin bakit walang power or ayaw umandar ng washing. Ayan. Ayan, titingnan natin. So, ayan, kung makikita natin dito yung mga wire. Ayan. Check, check, check. Ayan, may sugat. Din pagdating dito, ayan o. Ayan mga master. Nasunog. So naputol. So i-testing natin to. Ah, hindi na pala natin i-testing to kasi nasunog na. Try natin to tanggalin. Din buksan natin to. Din doon na lang natin idugtong sa loob. Sundan yung video para may matutunan kayo at kung paano natin ito diskartihan. Buksan natin. Ayan mga master, mag overtime tayo kasi bukas may lakad pa kami. Ayan o. Ayan, bubuksan ko lang. Sundan yung video para paano nyo diskartihan pag ganito yung problema. Ayan mga kamaster. Ayan yung loob nya. Ayan dito. Tanggalin lang natin to. Ayan. Ayan ito. Ito tas ito. So ayan. Tanggalin ko lang. Ayan. Anuhin lang natin to. Ayan, may lock pala dito sa loob. Ayan o. Ayan. Ayan, may lock sa loob. Tanggalin lang natin yan. Master, kung ma-check natin yung kapasitor, okay naman. Ayan. Baka ito lang yung sira. Ayan. Then, ito yung discarte. Putulan natin dito. Then, ibalik lang natin dito. Then, magbutas tayo ng panibagong. Paano butas? Dito para hindi na dito maglagay yung mga N62 papasok. Ayan mga master, bago natin to idugtong, kailangan i-check muna natin tong EC cord kasi masasayang natin pag idugtong na natin ay may problema pala to. So i-check natin, naka-buffer tayo. Ayan, dapat may tunog siya. So ayan, check natin kung walang putol. Ayan, tuloy-tuloy tuloy sa kabila. Ganyan mag-check para hindi masayang yung pagdugtong mo doon pag may problema. So ayan, kung makikita natin, sira na yung EC cord. Hindi lang basta-basta yung problema na naputol, basta mo lang i-connect agad. So ang problema, sira yung EC cord. So kung nadugtong na natin to doon, useless rin. Hindi rin natin mapagana. Hindi natin makuha yung problema. So kailangan talaga i-check muna yung EC cord kasi medyo yung isang wire maitim na dito, hindi pa. Ayan, check natin ulit. So ayan, wala talaga. Ayan, sa kabila wala, dito meron. So papalitan natin to ng cord. Ayan mga kamaster, ito yung gagawin nating EC cord kasi gabi na, wala tayong makunan. So ito lang natin yung i-gagawin dito sa washing. Ayan, putulin ko lang to. Ano to? Sa disco light to nila. So ayan, putulin ko lang to. Check natin. Check natin yung EC cord. Ito yung bago. Lagyan natin dito. Ayan, meron. Yan yung isa. Ayan, meron. So ganito yung discarte. Pasok mo dito sa butas. Binutasan ko na. Ayan. Para
hindi mahila, talagyan mo dito ng tay. Yan, ito yung diskarte para pag nahila hindi mabunod. Din at kasama natin i-connect dito sa ito. Din pagkatapos, di muna natin pandarin. Check muna natin yung continuity sa huwas timer kung hindi ba na apektuhan yung huwas motor. Ayan. Dugtong ko lang. Ayan mga kamaster, nadugtong ko na. Ayan. Din i-on natin yung huwas timer. Ito i-on natin. Din i-check natin dito. Dapat may buffer siya. So ayan, meron. Di namatay, din reverse. So ayan, meron. So isasaksak na natin to ngayon. Pag umandar, ibig sabihin ang problema itong puto lang. Pag hindi, check natin yung ibang parts. Kapasitor at kasa motor. Ayan. Master, nakasaksak na. So ayan, titingnan natin. Ayun, magana na siya. So ang problema nandito lang. So hanggang dito na lang yung video. Peace out, sana matutunan kayo kung paano ito i-repair. Simple lang ito. Pwede ito sa mga baguhan or mga customer na mahilig mag DIY. Ayan, may balabahan pa pala sa loob.